So ito po yung isang malaking halimbawa po na mukhang merong inaccuracy in terms of historical family. Teka muna, teka muna. Maputol kita, attorney. Symbolism yun. Magsasabi po. Kung gusto mo, hukayin natin ngayon ng kasaysayan. Meron po ba kayong agent sa Made in Malacanang? Kasi nandun din ako. Baka sabihin mo, fake news na naman yan. Mawalang galang lang po, attorney. Wala naman po kayong political affiliation. Baka naman kayo po ay... Kayo po ba eh dilaw? Kayo po may pula? Ano po ba? Attorney Andres? Your Honors, magandang umaga po. We understand the concern that all of humanity doesn't want falsity, we want the truth. But we also want to express our grave concern, especially with respect to the definition po ng fake news. So, ang amin pong grave concern ay dahil po sa apat na mga kadahilanan. Una na po, potential po na unconstitutional yung definition po ng fake news at overbroad po siya. Ikalawa po, may potential po na may masamang epekto po sa industriya ng pelikulang Pilipino dahil po sa definition ng fake news. Ikatatlo po, potential po na meron pong paglabag sa obligasyon natin under international human rights law. Attorney, if I can cut you, yes, you, in effect, you are against this measure. Yes po. Because of potential violations of our, some of our international commitments. And as well as the Constitution po, lalo na po yung Section 4 of Article 3 of the Constitution. Kahit sinabi ni yung katabi nyo, and even our good senators here present, na yung violation po dumadami ng dumadami in such a way that it also violates their human rights, so to speak. So, ganun pa rin po yung position nyo? Opo. At magbibigay po ako ng apat po na konkretong recommendation. Sandali lang. Yes, you mentioned, binanggit mo kanina, industriya ng pelikulang Pilipino. What about it? Kasi po nakalagay po sa definition po na stories, facts, and news which is presented as a fact, the veracity of which cannot be confirmed. Mayroon po tayong mga pelikula na based po sa historical facts, yung mga movie biographies po, kagaya po ng Bonifacio, ang unang pangulo po. Bigyan po kayo ng konkretong example po. Sa huling eksena po, nandun po si Bonifacio, kasama niya po yung mga katipunero, lumulusog po sila sa mga kanyon po ng mga Kastila. At yung ang bandila po ni Bonifacio ay yung KKK na mayroon pong araw. Tapos sa huli po, ang kanyang bandila mukhang nagiging bandila po ng Republika ng Pilipinas. Now, maganda po, powerful po yung eksenang yun. Pero kung ibase po natin sa datos ng kasaysayan, hindi po nawagayway po ni Andres Bonifacio yung bandila. Dahil one year later po yun, noong June 12, 18. Teka muna, teka muna. Maputol kita, attorney. Symbolism yun. Ano po? Okay, symbolism. Ay, opo. In fact po, dun po ako next magsasabi po. Kung gusto mo, hukayin natin ngayon ng kasaysayan. Alam mo, attorney, ang bandila ng Pilipinas ay nag-umpisa yan sa KKK. Opo. Opo. At ang yan ay, eto, nandito na rin si Senator Tolentino. Yang bandila na yan, yung watawat na yan, madaming nangyaring diskusyon dyan. Opo. Kung sino ang gumawa niyan. Ang sinasabi, kung sumo, kumuha pa tayo ng Tiga National Historical Commission, patawag na natin, kung ako'y nagsisinungaling. Yang bandila na yan, ang sinasabi, ang gumawa niyan daw, ay si Presidente Emilio Aguinaldo. Opo. Yun ang sinasabi. Pero may sinasabi din na isang may isang gumawa pa niyan. Opo. Oo. At yung isang gumawa noon ay half a month po before ng June 12, 1898. Mga May at ang isang gumawa noon sa Hong Kong po. Alam mo naman sigurong nasa salvage 'yon. Opo. Yung gumawa noon. Ang interpretasyon noon, ang kalayaan natin kung hindi dahil kay Andres Bonifacio, wala tayo dito. Wala yung bandila na yan. Yun ang interpretasyon nun. Kaya namin ginawa yon na tumatakbo si Andres Bonifacio. Katunayan, yung eksenang yon tapos na yung pelikula nun, boss.
In fact, Your Honor, talagang agree po ako doon. Kasi walang fake ng... news doon. Walang fake news doon sa pelikulang yun. Sino ba pito doon? Sir Attorney. Si Senator Robin Hood Padilla po. Gusto ko lang pong dagdagan po, good senator, na in fact, agree po ako doon. Kasi may butil po ng katotohanan doon. Hindi naman po winagayway ni Gat Andres Bonifacio, yung bandila ng Republika, eh simbolismo po yun na yung kanya pong paggawa sa KKK, ay naging mitsa po ng ating Republika ng Pilipinas. So, ito po yung isang malaking halimbawa po na mukhang merong inaccuracy in terms of historical facts, pero meron pong literary truth po doon at symbolic truth po doon. At sa kasamang palad po, baka po maapektuhan ang ating industriyang Pilipino, lalo na po yung mga historical movies at mga movies po na based sa true to life stories po. So, napanood mo ba yung Made in Malacanang? Hindi ko po napanood. Masyado po akong busy. Hindi ko po napanood. Wala kang balak panoorin. Baka po sa future. Dahil hihingin ko sana yung komento mo. Mawalang galang lang po, attorney. Wala naman po kayong political affiliation. Baka naman kayo po ay... Kayo po ba eh dilaw? Kayo po ba pula? Ano po ba? Hindi po ako abogado po. Opo. So sinasabi niyo po na neutral na kayo, neutral. Political. Neutral. Opo. Pero bumoto po ako. Opo. Ilang isang Pilipino. Hindi, okay lang po, karapatan niyo po 'yon. Salamat po. Ang gusto ko lang pong malaman, katulad po nung binanggit ni Senator Jinggoy Estrada, meron po ba kayong agent sa Made in Malacañang? Kasi nandun din ako. Baka sabihin mo, fake news na naman yan. Siguro po yung mga historical basis po niya, doon po ako against. Pero linawin ko lang po, kahit po against po ako, eh, hindi po siya dapat i-censor. Dapat po siyang ipalabas. Dahil the antidote to free speech that we hate is not less speech, but more speech. So kung mayroon pong tutol doon, eh gawa kayo ng pelikula na tumututol po doon. Kaya yan po yung free speech na value po ng ating constitution. Yan, opo. Alam niyo po kasi, attorney, yan pong kanya-kanyang narrative yan. Sa tagal ko po na ako po ay estudyante din ng kasaysayan, kung sino yung nakaupo, siya ang may narrative. Noong panahon po na ang nakaupo po ay after ng February Revolution, siyempre, ang narrative, kung sino yung nakaupo. Ganon din po, ano, ngayon naman, na ang nakaupo naman ay kung sino naman yung sinasabi nilang tinanggal nila nung revolution, siyempre, sila naman ang may narrative ngayon. Sila naman ang nagkukwento ng istorya nila. Hindi naman po ibig sabihin na binabago nila yung kasaysayan. Meron po tayong kanya-kanyang paglalahad ng kanilang istorya. Katulad po halimbawa, nung panahon po, ito po, ako po ay makikiraan sa ating mahal na tagapangulo. Nung panahon po, siyempre, ni Pangulong Emilio Aguinaldo, narrative niya. Puro narrative niya ang kwento. O, pero siyempre, ngayon po, lumabas na po kaming mga pro Bonifacio. Kami naman po ngayon ang naglalahad ng narrative namin, pero hindi po ibig sabihin na gumagawa po kami ng fake news. Kasi kanya-kanya po yan narrative. Ang kailangan lamang po dyan ay may base ba sa katotohanan yung sinasabi po namin. Opo, kasi siyempre, kadulu-kaduluhan yan eh. Ano ba yung gusto mong matumbok? Una, impormasyon. Gusto mo magbigay ng tamang impormasyon. Hindi naman po pwede na yung narrative mo ang magkukwento, yung kalaban mo. Siyempre, ang magbibigay ng narrative mo, ikaw mismo, kwento mo yun eh. Alam nga naman, true story ko, ang magkukwento, yung kapitbahay kong galit sa akin. Siyempre, kailangan ho, ang sinasabi lang po natin dito, no? Pag sinabi nating fake news, eh yung paglalahad ko na wala akong nililigaw. Ito yung aking istorya. Ang sinasabi po natin na fake news dito, kapag gumawa ka ng isang balita na inililigaw mo yung karamihan. Kung ano ba yung sinasabi? Halimbawa, katulad nung nandun kami sa Cotabato, pangkaraan ng Paeng, ang sabi ng mga tao, sa fake news, mahal na tagapangulo, ang sabi doon, ang pangulo daw ay nasa Japan. Eh, paano nasa Japan? Nasa Cotabato kami. Yun po yung sinasabi ko. Yun ang panliligaw na maliwanag. Nasaan ang Pangulo? Nasa Japan daw.
Eh, paano naman yun, boss? Paano naman ako hindi magsasalita? Eh, kasama ako ng Pangulo ng Pilipinas. Nasa Cotabato kami. Yun po yung fake news ang sinasabi po natin dyan, mahal na attorney. If I may, Your Honor. In fact, Senator Padilla, napakita nyo po yung danger po ng pag-criminalize po ng creation at dissemination ng fake news. Kasi base po sa definition ng fake news, sabi po dito, the veracity of which cannot be confirmed. Ano po ba yung mga salita at usapin na the veracity of which cannot be confirmed? Una po, mga opinion po. Legal na opinion, political opinion, artistic, literary opinion. So, paano na po yun? Kasi yung opinion, eh dapat may freedom of expression po na ilathala kung ano pong ating opinion. In fact, dun nga po nagsimula ang Republika ng Pilipinas sa propaganda movement po. Ikalawa po, eh paano na po yung mga talagang intentionally false po siya na mga literary at theatrical na mga expression, kagaya po ng parody, kagaya po ng satire. Nandiyan na po si Willie Nepomuceno, mahilig po siyang mag-impersonate. Nandiyan po si Jonathan Santos, mayroon po siyang ATV. At magaling po mga Pilipino sa komedya, eh, gusto po nating maging masaya. Kaya nung college po ko, mayroon pong UP Collegian, hinihintay po namin yung UP Comedian kasi nakakatawa po talaga. At ikatatlo po, mayroon po kasing mga katotohanan na pwede nating ibase sa kasaysayan na kailangan po nating i-argue. Kagaya po nung ano, yung pong idea na si Andres Bonifacio pong unang pangulo. Pwede po nating i-argue yan. In fact, mayroon pong mga video po sa YouTube na nakikita ko po. Kasi pwedeng sabihin nga, oh, gumawa nga silang gobyerno. May legislature sila, may judiciary, may executive. Po ako niyan. Opo, kaya po yun pong talagang ginamit ko po na ehemplo para makita po natin yung danger po ng pag-criminalize po ng fake news. Attorney, thank you, Attorney. We have other resource persons waiting.